Minasan, konnichiwa. Today, we will study about keigo. Keigo. So, nahati siya sa tatlo. Ang una, song keigo. Pangalawa, kenjogo. Then, third is teineigo. Pag sinabi mo song keigo, it is respectful expressions. Meaning, ginagamit natin to sa superior or sa ibang tao. Hindi natin siya ginagamit sa sarili natin. Kaya nga from the word, respectful. No? So, ibig sabihin, pang-respect mo para sa ibang tao. Okay. Next is, kenjogo. Meaning, humble expressions. So, from the word humble, ibig sabihin, ginagamit mo naman to para sa sarili mo. Na kapag ka ang kausap mo is mas mataas sa'yo, pagka tinutukoy mo is mga gawain or nag-i-indicate sa sarili mo, you will use kenjogo. Okay? Humble expressions. And then last, yung teineigo, meaning polite expressions. So, from the word polite, so, ibig sabihin, ginagamit natin to para maging polite o yung way of speaking natin. Okay? So, try natin kung paano ba ginagamit si songkeigo, kenjogo, and then teineigo. First, let's try the songkeigo. Unang pattern na pasok para kay songkeigo si o ni naru. Okay? O ni naru. So, ang conjugation niya, o, verb stem, plus ni narimasu. Then, isa, go, plus noun, ni narimasu. Okay? So, tandaan, pag nakita mo yung o verb stem ni narimasu o go noun ni narimasu, is pumapasok siya kay songkeigo. Ginagamit natin siya pang-address para sa ibang tao. Okay? And then, take note, cannot be used for the verbs that have only one mora before mas. Example ni mimas. Okay? You cannot use it as omini narimasu. Kasi diba, mimas is meron siya talaga special word na songkeigo. Okay, so tandaan, o verb stem ni naru or go noun ni narimasu. Let's try example. Teacher, around what time will you return? Okay, in Japanese, sensei wa nanji goro o modori ni narimasu ka? Sensei wa nanji goro o modori ni narimasu ka? From the verb modorimasu, so ginawa natin, modorimasu, cancel masu, modori. Then, add ng osonhan, then ni narimasu. Okay, dahil nag-a-address tayo sa sensei natin, mas superior sa atin. So, ginamit natin is omodori ni narimasu ka. So, meaning is respectful expression o pang-respect natin sa kausap natin. Okay, next. Our manager does not smoke. Okay, buchu wa tabako o sui ni narimasen. Okay, from the verb suimasu. O, ginawa mong verb stem, sui, and then add o, and then ni narimasu, dahil not ang ginamit, so narimasen, kaya negative din siya. Okay? So, dahil is butcho ang ating subject, kaya ginamit natin si songkeigo. Okay? And then, next example, shacho wa zenzen osake o onomi ni narimasen. Shacho wa zenzen osake o onomi ni narimasen. Okay? So, from the verb nomimasu. So, dahil nga tumutukoy tayo kay shacho, respectful, is verb stem plus o verb stem plus ni narimasu and then negative ni narimasen. Okay? So, ibig sabihin, ang aming company president is hindi siya umiinom ng alcohol at all. No? Okay? And then next, number 2 na pasok kay songkeigo si rareru. Same verbs as passive. Okay, same conjugation with the passive verb. So group 1, cancel mas, change e line to a line, then addremasu. Okay, for single e, change to wa and then addremasu. So example verb imasu will be iwarimasu, tsukurimasu, tsukurarimasu, hatarakimasu, hatarakarimasu, hanashimasu, hanasarimasu. Okay? And then next, kay group 2, cancel mas, add rarimasu. Example,
Si tabe mas will be taberare mas. Ne mas, nerare mas. Mi mas, mirare mas. Kare mas, karirare mas. Okay, so take note, no? Itong same conjugation with the passive verb is pasok siya kay Songkay Go. Kinagamit natin siya para sa ibang tao, lalo na sa superior natin or sa sensei. Okay? And then next kay group 3, change shimas to saremas and then kimas to koraremas. Okay, so example verb, benkyo shimas. So, benkyo shimas will be benkyo saremas. Sentako shimas, sentako saremas. Tsurite kimas, tsurite koraremas. Motte kimas, motte koraremas. So, take note, no? So, paggamit ng passive verb and then Songkay Go na same conjugation with passive verb. So, malalaman mo naman ang gamit nila. Kasi nga, pasok siya kay Songkay Go, ibig sabihin meron kang ginagalang o meron kang nire-respect na tao. Okay? And then, try natin next. Example sentence. The customer has already left. Okyakasama wa mo kairaremashita. Okyakasama wa mo kairaremashita. Okay, so dahil nag-a-address tayo kay customer, ginawa na, pinulite natin. Okay, so yung halip ng kairemas, ginamit natin kairaremashita. Meaning, ginagalang natin yung customer. Okay, and then next, I hear that teacher Kobayashi will quit this school soon. Okay, Kobayashi sensei wa mosugu kono gakko o yamerariru so desu. Okay, so dahil lang tinutukoy niya sensei, so yes, ginamit si yami from the verb yamimas and then conjugate into yamerariru and then pattern is so desu. Okay, so kasi pag naging passive verb siya, magiging iba yung ibig sabihin sa sentence. No? So dito is, ang gamit niya as Songkay Go, yamerariru so desu. Okay? Okay, next na pasok pa para kay Songkay Go is special honorific words. Okay? Na ginagamit sa Songkay Go. Okay? So, kore, oboite kudasai. Si ikimas. Okay? Ikimas, pwede siya as dalawa irashaimas or oide ni narimas. Example, sacho, doko ni irashaimas ka? Okay? So, halip na sabi mo doko ni ikimas ka, doko ni irashaimas ka. Okay? Ikimas is irashaimas or oide ni narimas. And then, si ikimas, irashaimas, oide ni narimas or miimas. Okay? So, miimas is ginagamit din siya kay ikimas. Okay? And then, si imas, yes, irashaimas, and then, oide ni narimas. Almost same lang silang tatlo. Nga lang kay ikimas, is nadadansasama si miimas. Okay? Then, next, okay, so tabemas. Tabemas is meshi agarimas. Same with nomimas, meshi agarimas. Okay, next, mimas. Mimas, goran ni narimas. Okay, mimas, goran ni narimas. Then, next, imas. Imas, oshaimas. Okay, nanto oshaimashita ka? Okay, and then next, shimas. Shimas, nasaimas. Okay, and then kurimas, kudasaimas. Then shitemas, gusonji desu. Okay, so ibig sabihin to po mga special na to is hindi mo siya pwedeng gamitin sa sarili mo. Ginagamit mo to para sa ibang tao. Kaya nga tinatawag si Songkay Go, respectful expressions. Okay, and then next, pasok din kay Songkay Go si o go kudasai. Meaning, please do. Polite form of te kudasai. Okay, conjugation, o, plus verb stem kudasai. So, yung o gagamitin mo lang kay group 1 and then group 2 verb or yung tinatawag na ru verb or u verb. Okay, so ikagawin mo siyang verb stem plus kudasai. And then, para kay group 3 or irregular verb na tinatawag, go, and then remove shimas plus kudasai. Okay, so kapag group 1, group 2, verb stem, then add ka ng osonahan plus kudasai sa dulo. Group 3, gosonahan and then remove shimas and then add kudasai. And then take note, cannot be used for the verbs that have only one mora before mas. Example, mimas. Okay? So, although si mimas is group 2, hindi mo doon siya pwedeng gamitin kasi iisa ang kanyang mora or tinatawag na hiragana before mas. Pag-iisa, mi and then mas na agad. So, hindi siya pwede. Okay? So, next, let's try example. Please wait a moment.
Shosho omachi kudasai. Shosho omachi kudasai. From the verb machimas, to wait. Okay, so machimas is belong kay group 1. So, remove mas. Natira si machi, add ka ng osonahan, and then add kudasai sa dulo. Omachi kudasai, please wait a moment. So, polite form of te kudasai. Usually kasi pwede mo sabihin na mate kudasai. So, mas polite siya. Shosho omachi kudasai na madalas ginagamit mo pag nasa restaurant. Okay? And next, I don't understand this. Can you please explain? Kore ga chotto wakaranai desu ga, go setsume kudasai. Kore ga chotto wakaranai desu ga, go setsume kudasai. From the verb setsume shimasu. Dahil si setsume shimasu is belong siya kay group 3 or irregular verb na tinatawag, remove lang natin shimasu and then add sa unahan ng go and then add kudasai. Kaya naging go setsume kudasai. Okay? Kasi pwede na sabihin setsume shite kudasai. Pero mas polite kapag ka go kudasai. Okay? And then let's try next. Belong pa rin kay Sonkei go si o desu. Okay? Polite form siya ni te form imasu. Para sa conjugation, is o sa unahan, then verb stem plus des. Okay? So, o des, meaning polite form of te form imasu, conjugation. O, verb stem plus des. So, example. Takahashi-san, kono hon o omochi desu ka? Takahashi-san, kono hon o omochi desu ka? From the verb mochimasu. Pwede kasi natin sabihin na motte imasu. Pero dito sa sentence na to, mas ginamit si omochi desu ka. So, ibig sabihin nito is, moti mas meron ka ba? Do you have this book? So, siguro ginagamit niya pulay, yes, superior sa Takahashi-san. Or, ginagalang niya. Kaya gumamit siya ng Sonkei go kasi nga ginagamit natin ito. Respectful expressions, no? So, Takahashi-san, konohong o omochi desu ka. Na usually, pwede natin gamitin, konohong o moti mas ka. The next, nibang, Watanabe-san, kacho ga oyobi desu yo. Watanabe-san, kacho ga oyobi desu yo. So, from the verb yobimasu to call. So, ibig sabihin nito, tinatawag, no? Halip na sabi mo, yondemasu, tinatawag ka, ginamit niya si o yobi desu yo. Okay? Watanabe-san, kacho ga oyobi desu yo. Kasi nga, si kacho ang tumawag, kaya ginawa niya polite, oyobi desu. Okay? From the verb yobimasu, ang katumbas din niya is yondemasu. No, teformimasu. Next, punta tayo kay kenjogo or tinatawag na humble expressions na ginagamit natin para sa sarili natin. Kung ang kausap natin is mas mataas sa atin or superior, no? So, gagamitin natin si kenjogo. Okay? So, una, pasok para kay kenjogo is si oshimasu. Okay, so una, si o shimasu. So, o, verb stem, plus shimasu. Okay, si o, gagamitin mo lang para kay group 1 at group 2. Okay, o root verb or u verb. O, verb stem, plus shimasu. Okay, and then next kay go. Para naman siya kay group 3 verb. Example is benkyo shimasu. Go, benkyo shimasu. Okay, and then take note. Cannot be used for the verbs that have only one mora before mas. So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gamitin kapag single hiragana lang siya before mas. Example is, mimas. Hindi mo siya pwedeng o mishimas. Or nimas, o ne shimas. Hindi siya pwede. Okay? Then, okay, take note, there are some group 3 verbs that are used with o instead of go. Okay, example, konbang, sensei ni odenwa suru tsumori desu. Konbang, sensei ni o denwa suru tsumori desu. From the verb denwa shimasu. Okay? So, dahil tsumori desu kaya ginamit is suru. Okay? O denwa suru tsumori desu. Ibig sabihin, hindi lahat ng group 3 ginagamit is si go. Okay? So, pwede rin gamitin si o. Okay? So, example. What if nasa sentence si o shimasu? I'll contact you when the meeting time is fixed. Okay? So, what if, kunwari ang kausap mo is okay ako sang, no? So, gagamitin mo siya, I'll. So, ibig sabihin, ako yung kokontak. Okay, no? Kagi no jikan ga kimatara go renraku shimasu. From the verb, renraku shimasu, no? To contact or to call, no? So,
Add gozo na han kasi irregular verb siya or group 3. Goren raku shimasu. Okay, kaigi no jigan ga kimatara. Goren raku shimasu. Next, okyakusama ni shinamono o owatashi shimashita. Okyakusama ni shinamono o owatashi shimashita. From the verb watashimasu, to handle, no? To hand in pala, no? So, ibigay. Okyakusama, so, she is customer, no? And then, shinamono. So, yung kanji, after na okyakusama ni, shinamono, yung kanji, is mga goods, no? So, mga, okyakusama ni, shinamono, o watashi shimashita. So, dahil ikaw yung magbibigay, kaya watashimasu, okay? Kay okyakusama ni, so, yung watashimasu, remove mas, and then add shimasu sa dulo, and then add o sa unahan. Okay? So, ibig sabihin, kenjogo o watashi shimashita. Okay? And then next, watashi wa buchu ni raishu no yotei ni tsuite o kiki shimashita. Watashi wa buchu ni raishu no yotei ni tsuite o kiki shimashita. Okay? From the verb kikimasu, yes, to ask, no? So, ibig sabihin, based dito, no? So, watashi wa buchu ni raishu no yotei ni tsuite o kiki shimashita. So, dahil si buchu ang kausap niya, tinanong niya daw kay buchu yung about sa schedule or yotei, no? Kaya, o kiki shimashita kasi si buchu. Okay? And then next, sensei ni gosodan shitai koto ga arimasu. Sensei ni gosodan shitai koto ga arimasu. From the verb, sodan shimasu, to consult, no? So, sensei ni gosodan shitai koto ga arimasu. So, dahil nga sensei ang magiging address mo para sa kanya ka magsusodan. So, goso na ha. And then, shimasu. So, from ang hinahanap kasi ang the basic sentence, want, no? Kaya naging shitai. Gosodan shitai koto ga arimasu. Okay? And then, next. Okay? Pasok pa para kay Kenjogo, mga special honorific words, no? Tokubetsu na Kenjogo. Okay? Diba kung sa kay Song Keigo is meron siyang mga special din, no? So, dito, meron din siya na ginagamit mo sa sarili mo. Okay? Ikimasu, katumbas niya si mairimasu. Okay? Ikimasu, mairimasu. And then, kimasu, mairimasu. Okay? Kaya dito nang gagaling po yun sa mga Jiko Shokai is, example, mindol kara, mairimashita. So, dun siya nang galing. Halip na kimasu na, mairimasu. And then, imasu, no? Imasu is orimasu. Ima benkyo shite imasu. Ima benkyo shite orimasu. Okay, imasu, orimasu. And then next, tabimasu, itadakimasu. Kung ang song keigo ni tabimasu is, meshi agarimasu. So, ang katumbas naman niya kay kenjogo is, itadakimasu. Same with nomimasu, itadakimasu. And then, moraimasu is, itadakimasu din. Okay? So, tandaan po itong mga to. And then next, okay, pasok din si mimasu, no? Kung mimasu, yes, haiken shimasu, no? Mimasu, haiken shimasu. Diba kapag kasong kay Goran ni narimasu, so siya is haiken shimasu. And then, imasu, kay mo shimasu. Kaya po sa Jiko Shokai, example, jonei tomo shimasu. So, dun siya gagamitin. And then, moshi agimasu. Okay, pag ginamitin mo si moshi agimasu, is to say na, example, ako na magsasabi kay Sacho. Sacho ni moshi agimasu, no? Moshi agimasu. And then next, shimasu. Shimasu, itashimasu. Okay? And then next, agimasu. Sashi agimasu. And then kikimasu. Ukagaimasu. No? Okay? Ukagaimasu. Okay, itong kikimasu na to is meaning yes to ask, no? Ukagaimasu. And then next, tazunemasu. Okay, to ask or visit. So, ukagaimasu. Same with kikimasu na ukagaimasu. And then, shitemasu is sonjitemasu. O example, no? Diba ang song keigo niya is gusonji desu. Example, tinanong mo siya. Nagtanong kasi sa ano, sumimasen, kore o? Gusonji desu ka? Pagsasagutin mo siya, hi, sonjitemasu. Alam ko, no? So, kung may itatanong mo sa ibang tao, gusonji desu, ikaw, nasasagot, sasagutin mo, sonjitemasu. Okay? So, tandaan po itong mga special na character na to kay Kenjogo. At the same time, with the special character kay Song Keigo. Okay, next. Okay, so proceed naman tayo kay, in last, kay Teineigo. Okay, so Teineigo is polite expressions. No, diba? Meron ang Keigo is nahati sa tatlo. Song Keigo, Kenjogo, and then Teineigo. So ito na yung pinakan-last, Teineigo. So polite expressions. So example, no? Gozaimasu. Okay, polite form of arimasu.
Okay, so madalas na naririnig, no? Gozaimasu, polite form of arimasu. Example, asoko ni toile ga arimasu. So, pag gagawin mong polite, yes, asoko ni toile ga gozaimasu. Then next, si de gozaimasu, no? De gozaimasu, polite form of des. Okay, so de gozaimasu, polite form of des. Okay, so tandaan, no, although gozaimasu sila, magkaiba sila. Mapapansin nyo kung ano pa yung may clean na des, siya pa yung may des o na, no? So, tandaan nyo yun, no? Gozaimasu, arimasu. De gozaimasu, des. Okay? And then next. Okay, proceed tayo kay example. The washroom is over there. Okay? So, the washroom is over there. In Japanese, oterai wa achira ni gozaimasu. So, oterai wa achira ni gozaimasu. Diba, achira is polite form ni asoko. So, pwede natin ambitin achira. Achira ni gozaimasu. So, halip na sabi na achira ni arimasu or asoko ni arimasu. Okay, and then pwede rin isa pa. Diba, usually pwede mo sabihin is andon asoko des. Pwede mo kasing sabihin na oterai wa asoko des. Okay, so in Japanese, in polite form, gagamitin natin si des to de gozaimasu. Oterai wa achira de gozaimasu. Okay, oterai wa achira de gozaimasu. And then next, I'm Tanaka. It's nice to meet you. Tanaka de gozaimasu. Diba, usually, pag nagpapakilala tayo, is example, watashi wa jonai desu. So, pwede natin sabihin daw, pangalan yung desu, palta ng de gozaimasu. Tanaka de gozaimasu. Okay, example, jonai de gozaimasu. And then, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Okay, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Usually, ginagamit ito kapag ka, nijijiko siya. Okay, kayong, diba, shimasu, ang kenjogo ni shimasu is itashimasu. Kaya naging dozo yoroshiku onegai itashimasu. Okay, so yung normal niya is dozo yoroshiku onegai shimasu. So, shimasu, change into itashimasu. Okay, so next, proceed tayo sa pasok pa kay Teinigo. Attaching o and go before nouns, okay? Si o is used with words that have traditional Japanese readings and origins. O is also when referring to other people, especially family members, you can usually determine that a word has Japanese origin by looking at the kanji. If the kanji can stand alone as a word or can be combined with hiragana to become a word with then it probably has a Japanese origin. Example, hito, person. Okay, so in short, si O is usually ginagamit natin sa mga kanji na kuniyomi yung basa sa kanya. Okay? So, example, kuruma. Diba ang kuruma? Kapag polite siya, gagawin natin O kuruma. Kasi nga, ang kanji ng kuruma is pag sinulat mo siya, as is siya. No, kuruma ang basa. Kaya O kuruma. Okay? And then next, kay Go. Okay? Kay Go naman is used for Japanese words that are derived from Chinese readings and origins. One way to determine if a word has Chinese origin is by looking at the kanji for the word. The kanji for the word cannot become a word by itself or combining it with hiragana, then it would probably have a go prefix. No? Example, shujin or husband. So, polite form niya, go shujin. No? So, in short, usually, ang O, kung ginagamit natin kapag kay kuniyomi reading. Kay Go naman, sinatawag na onyomi reading o sinatawag na Chinese reading. Ang kuniyomi kasi, sinatawag na Japanese reading. Pero usually ito, no? Hindi naman sa lahat kasi may mga ibang mga inaatan siya ng O at Go. Meron siyang combination ng kuniyomi at onyomi. Okay, so usually kaya ang mas mahalaga dito is tandaan mo. Tandaan mo yung mga word na inaatan siya ni O at ni Go. Okay? Ito is one way of madali mo lang tandaan, no? Kung saan inatas si O at Go. Okay? And then, next. So, sample. So, mother, no? In Japanese na casual is haha, no? Haha. Japanese na polite, okasang, no? So, attach O, okasang. And then, father, chichi, polite form, otosang, no? O, otosang. Then, day off, no? Yasumi. Kung papansin nyo yung kanji niya, is kunyomi, yasumi, di ba? So, oyasumi. Nakap, diba, ang pagka kinumbayin siya sa mi, oyasumi. Okay, and then next, name, namay. Okay, so attached with o, onamay. Onamay wa nan desu ka? Then next, ti, cha, is ocha. Okay, ti, ocha. And then next, okay, next is guide, no? Annai. No? So, annai, attached, lagyan natin ng go. Okay, kasi nga combination siya ng two onyomi. So, go annai. Okay?
So, guide, 안내, 고안내. Then, mood, no? 기겐. Okay? So, Japanese, so, polite, go kigen. Usually, siguro, maray, go kigen yo. Okay? So, go kigen, no? And then, next, husband. So, yung kanina, shujin, at go, go shujin. Okay? And then, next is plan. Keikaku, no? So, keikaku, at nang go, go keikaku. And then, next question, no? Question, shitsumon, no? Shitsumon, at nang go, go shitsumon. Okay? So, ito is mga example lang, no? So, marami pang mga noun na pwede mong attach ng o or go. Okay? And then, next. Okay? Please ask if you have a question. Go shitsumon ga areba, kite kudasai. So, go shitsumon ga areba, kite kudasai. Okay? If you have any question, ano lang po, no? Comment down lang and then message me.